isang nakakagulat na balita, arestado ang isang lalaki sa loob ng Malacañang Complex na pinaniniwala ang nagbebenta ng shabu at nagpapatakbo ng drug den. Si Edgar Ventura alias Face ay nahuli sa operasyon ng NBI na nagpakita na walang takot ang mga drug pusher kahit sa mismong puso ng gobyerno. Ang pagkakaaresto kay Ventura ay nagbigay diin sa pagtutulungan ng NBI, PSG at PDEA sa paglaban sa ilegal na droga. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, malinaw na ang mensahe. Walang sino man, saan man sa bansa, ang makakaligtas sa mga batas laban sa droga. Ang mga ganitong insidente ay nagpapaalala sa lahat na dapat tayong maging mapagmatsyag at patuloy na labanan ang ilegal na kalakalan. At sa naging isyung ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Animal! Oy, nabalita daw sa Rappler, nabalita? O ganon? O very good? O, oh, Maria Katakutan, magandang gabi, depreso na naman yung Rappler nito. Ano na nangyari dito, animal? Sabi ni Anza, oh, hello? Ano na, parang bilibid na? Oh my gulay. Sabi ni Miguelita, totoo ba yan? Totoo ba to? Ako, hindi ako makapaniwala itong balitang ito, ha? Pag-usapan natin. At kaugnay po dyan, patungkol po sa illegal na pulburon, may God, ito na ho ang resulta ng paninindigan. Ang paninindigan ni Guma. Inireklamo, kinakasuhan si Guma yata. At target na ba si Guma ni Palaka? Patay na tayo, bay. O sabi, aba, yung totoo na ba? Kung totoo yan, welcome sa Ngiwi Republic. Lahat ng kasalubong mo, puro ngiwi. At, nako, si Palaka! Takot na takot nang marinig ang pangalang Vice President Inday Sara Duterte. Kaya, si Admiral Palaka, humarurot ng takbo. Nakakitaan ng multo. Misteryosong pasaway. Maraming salamat. Welcome po sa Bisdak Pilipinas. Matindi, no? Nakaisimbre naman. Inday Sara kasi, ma'am. Palaban talaga si Inday. Isipin mo lahat ng buhaya. Tinabla, eh. Di umubra. O, oh, ito na, kasagsagan po ngayon ng bagyo. Hello po, Nitkas. Hello, si Leo Gabo. Kamusta po kayo diyan sa inyong mga lugar? Kasi kami, sa aming lugar ngayon, binabayo na po kami ng bagyo at lakas ng hangin, ulan. Signal number 2 ho kami. Ito na, mga kababayan ko. The Junior, soko na ba sa bagyong Christine? Dahil meron po ako nakitang video na hindi niya talaga alam. Kumamot. Kanina nagpitay ng video, putol pala yon. Meron palang dugtong. Wala na. Hindi na niya alam. Kaya resign na talaga, Nyor. Maawa ka sa buhay mo. Lucila Gabo, papunta na dito ang bagyo sa Hong Kong. Kaya ingat-ingat po kayo. Palabas na po ng Philippine Area Responsibility. Sana nga ho, may kabuntot daw eh. Di naman siguro, ito na yung sinasabi ni Day Sara, ang gaba di magsaba. Sara, Vina and family, magandang gabi ho sa inyo. Kaya umpisahan agad natin, mga kababayan, to itong bumungad na balita sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kung totoo po to, paglihiti mo, sabi binalita daw din sa Rappler, my God, merong drug din sa loob ng Malacañang. Ano nangyari, guys? Yung post na ito ay kumakalat sa social media na dapat ika-alarma ng sambayanang Pilipino. Oh, ito ha. Ito.
Ayon po sa Abogado PH, o mga abogado ito, kasi Abogado PH man itong website na ito. In a shocking bust, agents of National Bureau of Investigation, NBI, with support from the Presidential Security Group, raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex, arresting a suspected drug pusher with methamphetamine hydrochloride or shabuyas. Hello, this nuts. Magandang gabi ho sa inyo. Nasaan yung mainstream media? Bakit hindi po ito binalita? Kasi naghahanap po ako ng source. Malamang hindi ho talaga ibabalita, mga kababayan ko. No? Talagang hindi po talaga ibabalita ito. Kasi pag ibabalita ito, kaltas man ang kanilang mga allowance, mga animal. No? Grabe! Ano nang nangyari sa ating bayan? Papayagan kaya ito ng maraming Pilipino? Ito na nga ho yung sinabi ko sa inyo. Diyos ko, sabi ni Maria Victoria, wala sa balita yan, Bisdak. Wala nga eh. Naghahanap ako ng balita, guys, yung siyempre, mas sanay tayo, may ipipli na video, no? So ngayon, ito po, ito lang po yung nahanap ko, local media outlet pa. Bisaya pa ho ito, ha? Pakinggan nyo po. Ugaron sa itong top of the hour news. Nasikop sa National Bureau of Investigation and Dangerous Drugs Act at Division ang usa ka lalaki nga giingong nalambigit sa way kahadlok ang pagpamaligya og shabu at pagmintinar o drug den sulod mismo sa Malacañang complex sa Manila. Si NBI Director Jaime Santiago ni ila sa suspect na si Edgar Ventura alias Nawong kinsa nasikop atol sa operasyon sa NBI sa San Miguel, Manila. Magatubang siya og kasong kalapasan sa RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha gikan sa kustorya sa suspect ang siyam ka plastic sachet sa gituhang illegal nga drogas ug mga drug paraphernalia nga giturn over sa NBI Forensic Chemistry Division alang sa pagtuki. Samtang padayon pa nga pagpangita sa kauban sa suspect na si Francisco Soriano Jr. alias Juntot ug ubang mga individual nga nagpositibo sa paggamit og shabu sa maong dapit. Pasakaan na kini sila og parehong kaasong sa RA 9165. Okay, yung sinabi niya guys, itong local news media na to na Bisaya nga, ito yung loob ng Abogado PH. No, Bisaya lang, piniplay ko lang yan para meron lang tayong basihan. Baka sabihin, fake news ba? Baka sabihin ko, gawa-gawa na naman at titirahin na naman ako ng ano, titirahin na naman ako ng fake news. Pero sa awa ng Panginoon, sa tagal-tagal ko na ho dito, hindi pa man ako na FB fact check kasama po sa ano, sa FB page ko. Pinasok ko po yan, dyan yung website na yan. So ayon po sa ano, ayon po sa website na yan, drug din inside Malacañang complex. NBI nab suspected pusher. Another on the run. So, yung isa nahuli, yung isa tumakbo. Yung isa tumakas. Sabi lo sila Gabo, yun nga, sabi nawawala si Kukak. Pag red, tumakbo nga rin si Kukak. Sabi ng shocking bust agents of the National Bureau of Investigation with support from the Presidential Security Group raided an alleged drug den operating within the Malacañang complex. So ibig sabihin, within Malacañang complex, nasa loob ng Malacañan, animal o. Oh. No? Grabe, unli singhot pala ito sila. Mayroon mang drug den sa Malacañang complex, so unli singhot. So mukhang totoo talaga yung sinabi ni Pastor na mayroon talagang drug din dyan. At may ano yan, palaiyutan dyan. Lili Tagono, magandang gabi sa inyo. Sa 1776, mayroon guru-guru ba? Di ba sinabi man ni Pastor yan? Eh, pagkatapos mo magsinghot, tuwad-tuwad na naman. No? Arresting a suspected drug pusher with methamphetamine, hydrochloride, or shabuyas. The suspect identified as Edgar Ventura alias Face. Puta, English pa ha?
Alias Fisman, New Yorker ito. Ang alias niya kay Fisman. So New Yorker Cubao, Quezon City siguro to. Foreigner man ang ano, ang nickname, tawag, alias. Lilitagono, maraming salamat to sa inyong pakulay. So, pag nagutom, yung ngalangala ni Dayonior, tawagin lang yon. Dati sa bilibid kay Panot, no? Ngayon sa Malacanang na talaga, animal. Pass. Pass nila sa Bisaya pag yatay good. We caught inside his house at San Miguel, Manila area. Just a stone throw away from the seat of power. Oh, tinapon daw yung ano? Tinapon daw yung bato. Oh, ano ba yan? Ang bira, oh. Mm. Ang likot ng tao dito. Hinawi yung kamera ko. Yung bato ng iwi na witness ni ano, ito na siguro yung bato na sinasabi ng witness ni Biros. Mabigat daw yung bato. His alleged partner in crime, Francisco Soriano. Kano-ano to ni ano? Ni Maricel Soriano. Naka-teammate ni Da Junior. Oh. Oh, ito oh. His alleged partner in crime, Francisco Soriano. Utanyor, no? Duda-duda na tayo dito talaga. Alias Juntot managed to evade authorities and he's now at large. Ito yung tumakas, si Soriano. Nako, Maricel. Huwag mo ako matiri-tiri nyo, ha? Both Ventura and Soriano are facing complaints for violating Republic Act number 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The case has been filed with the Manila Prosecutor's Office. So legit talaga, naka-file na ho ito. The timing of this bust comes amid ongoing accusations by crisis that President Ferdinand Marcos Jr., who holds office within the Malacañas, has linked to allege his illegal drugs use. Magandang balita ito. Hoy, nagka-timing daw ito dahil sa issue na si Da Junior ay gumagamit at sumisinghot ng pulburon. Tumatiming. O di kaya talagang sila naglagay diyan? No? Bakit hindi ba na ano? Hindi ba na timbrehan yung NBI na na for personal use only? Patay kayo ni palaka nito. The NBI received intelligence information on the suspect's involvement in the sale of methamphetamine, locally known as Shabu, at their alleged operation of a drug den in Malacañang. Ay, guanimal! Grabe na talaga yan! In Malacañang complex! A series of test buys confirmed that illicit activity, prompting the NBI with help from PSG. PSG ba tumulong? Putang ina. Palaka. Putang ina, no? Tinabla ka ng PSG nyo to plan the operation. On October 16 pa pala ito, 2024, in coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency. So, October 16, ano, ng pizza ngayon, 24 na. So, isang linggo na nga ho, ito, lampas na, isang linggo. Tama? And local police, a raid was conducted at 946 Nicanor Padilla Street, San Miguel, Manila. The search warrant issued by RTC Branch 37 in Manila led the discovery of 9 heat-sealed sachets containing suspected shabu along with various drug paraphernalia. So, kasama na po foil yun at saka lighter.
Ventura was apprehended and taken to the NBI for booking and processing. The seized items are now being examined by the NBI Forensic Chemistry Division. The location of the operation raises questions about whether the drug trade has infiltrated even the most secure corner of complex where governments hold office. Piki yung bida-bida ni Da Junior. Kasi guys, nakapagtataka. Bakit mayroong drug din sa loob ng Malacañang complex? Pinaintulutan ninyo to, ano to, for personal consumption nila? No? Sabi ni Teresa Linggo, drama lang yan nila, Bisdak. Drama nito, drama ng mga demonyo? Drug din daw eh. Sa loob ng Malacañang. Pero, ewan ko, meron din akong ipipli na video, baka connected ito sa kumakalat ngayon sa social media na drug din. Sa San Miguel man din ito, guys. Sa Malacañang din. O, ito, pakinggan nyo po. Nagkalat ang mga kahoy at bubog matapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang pinaghihinalaang drug den malapit mismo sa Malacañang complex. Nagpulasan pero nahuli rin ang 18 katao nang salakayin ng NBI ang isang lumang gusali sa Nicanor Padilla Street, San Miguel District, Miyerkules ng gabi. Ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu at drug paraphernalia ang nakumpiska sa lugar. Ayon sa NBI, ang bumagsak na palapag ay kung saan umano ginagawa ang mga drug session. Sa pagkakataong ito, ang impormasyon sa sinasabing drug den nang galing umano sa isang military unit na itinilaga sa loob ng Malacañang complex. May access ang mga residente sa lugar, isang side gate na walang bantay ng PSG. Tatlong babae ang ilan sa mga naaresto. Ang isa sa kanila, umaming may pinatatakbong illegal na pasugalan. Kayo yung bukis. Hindi po, nagpapataya lang. Kayo yung nagpataya, nagtataya. Opo, nagpapataya. Ah, kayo nagpapataya. Di ba illegal din yun? Opo, ma'am. Okay, iba to guys, ha? Iba to kasi ito, 18 man. 18 yung naaresto. Iba ito. Kasi yung ito, yung bago ngayon, sa loob ng Malacañang, ito sa labas. So parang ang nangyayari ngayon, yung supplier sa kanila ng pulbo, ng shabu-shabu ay galing sa loob ng Malacañang. Kaya may drug din inside complex ng Malacañang, meron ding drug din na pipitsugin doon sa labas ng Malacañang. So sinong supplier nito? Kasi yung sa loob ng Malacañang complex, nakatakas man ang ano, nakatakas ang isa, isa na huli. Pero ito sikop lahat, 18. Putangina. 18 man na sikop dito. O dito sa bago ngayon, isa lang naman, yung isa tumakas. So yung supplier, nasa loob. Bukay na nangyayari. Uy, Ginoo. Ano bang nangyayari sa Pilipinas natin? Ay, ano? Gagano na talaga na tayong lahat? Seryoso na ba tayong lahat sa buhay nating mga Pilipino? Na baka pagdating ng 2025, mag-appearan tayo, puro ganun ang appear. Hi, Chari Victoria. Hi, Bisdak. Ganun tayo lahat. Maalarma po tayo dito, mga kababayan ko. Sabi ni Daloso, bakit hindi binabalita sa TV station yan? Alam nyo kasi, yung mga yan may busal. Kaya nga, humahanap po ako ng source, yung isa dito sa Bago, napanood ko lang yan, yung local nagbalita. Yung may video, at least may reporter. Yung pangalawa naman, ibang kaganapan din po yun eh. Kasi 18 sikop eh. Sa labas man ng Malacañang, ito sa loob ng Malacañang. Ano ang pupwedeng gawin natin dito? Di ba giging ngiwi republic talaga tayo dito, guys? Ako sa akin na hindi na ho to biro. Mantakin mo drug din sa Malacañang. Oh. Tapos, mas malala pa to sa panahon pala ni Pinoy. Kasi
Sa panahon po ni Pinoy, nandun man sa Bilibid, no? Sa Bilibid man. Ngayon ito sa panahon ni The Junior, sa loob talaga. Sa loob ng Malacanang, nahuli man ang NBI. Ang ano lang dito, guys, ang nakakatakot, isipin mo yan, ang Malacanang ay yan ang tawag dyan sa Malacanang ay pinaka-secured na lugar. Ito yung pinaka-secured na lugar sa ating bansa. Bakit ito yung pinaka-secured na lugar? No? Itong lugar na to ay dyan po nakatira ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya sandamakmak na security po na nandiyan niya nakakalat. Kaya kung seguridad lang ang pinag-uusapan, mas mahigpit dyan sa Malacanang. Oh, yung supplier ng sa labas na drug din sa loob ng Malacanang. Isip-isip po tayo mga kababayan ko. Kaya tama talaga yung sinasabi ni ano ni Jojo Morales na Palacio de Polburon. Sabi ni Bodol-Bodol, alam na natin, wala din yan, patutunguhan sa kanila ang DILG-DOJ. Diyos ko. Sabi ni Melon Dago, sino-sinong parokyano ng drug pusher dyan sa Malacanang complex? Yun ang dapat matanong yung nahuli. Sino yung sinusuplayan nila dyan sa loob ng Malacanang complex? Suki ba si Palaka? Si Charis? Or si Pirma? Hindi, si Da Junior. Ano man yan si Da Junior? Alam ko si Kukak, di ba? Ano yan sila? Pulburon sila eh. Mamahalin sila eh. So siguro sino yung parokyano nila dyan? At ang tanong, yung nasa labas na drug din, konektado ba sa loob? Sa loob? Siguro nagkaroon ng lakas ng loob yung sa labas. Uy, galing man pala to sa loob ng Malacanang. Safe tayo dito. O sige, bigyan nyo kami ng sandamakmak na bato. Kami na bahala dito sa labas, kayo sa loob. Sabi ni Nelita, sana ang NBI hindi patitinag sa pag-imbestiga. Ang problema nga ho, ang inimbestigahan ngayon mga Duterte. Pag kumakampi ka sa mga Duterte, kakasuhan ka pa. Sinisira nila yung war on drugs ng mga Duterte. Tuwang-tuwa mga durugista ngayon. Kagaya nga ho ito, si Guma, si Congressman Richard Gumis, sabi ko na nga ho sa inyo eh, pag ikaw ay hindi ka sasakay sa kanilang trip to impyerno, paniguradong pagkakaisan ka at gawang ka ng kasalanan. O ito po guys, ito na tayo ngayon. Ito na ho sila. Nakatuto kay Guma. Kasi po, yung kay Guma kasi, ano yung statement, tinamaan yung quadcom dun eh. Representative Richard Gumis at 12 iba pa, inireklamo ng grave coercion. Coercion threat. Ano ba yan? Animal English? Ito, masahin na natin sa Tagalog mga kababayan ko. O ito. Putsay na, timing lang din ba ito na si Guma nirereklamo dahil sa kanyang payag tungkol po doon sa war on drugs si Pangulong Duterte na sabi nakakatulong talaga ang war on drugs. Sabi ni Chari Victoria, biglang maging wanted yan si Guma. Inireklamo ng isang barangay captain sa Liti, 4th District, si Representative Richard Gumis at 12 iba pa dahil sa umano'y pamimilit sa isang complainant na idawit si dating kongresistang Ching Biluso sa isang kaso sa pagpatay noong 2016. Isipin mo ha, 2016 pa to na usapin. Kabilang din sa mga inireklamo sina Tabango, Mayor Binjo, Rimandahan, isang abogado at 10 pulis ng Philippine National Police Criminal Investigation at Detection Group, si Alberto Morelia, kapitan ng barangay Manlawaan sa Tabango, Liti, ang naghain ng reklamo para kay Darlito Nunez
kapatid ni Anthony Nunez na pinaslang noong 2016. O tsaka na mga durugista ba itong nagreklamo? Kwento mano ni Darlito, pinuntahan siya ng mga pulis at pinapagawa ng sworn affidavit na magdadawit umano kay Veloso sa krimen. Inalok umano siya ni Darlito nang matitirhan sa Maynila na may kasamang security at 5 milyon kapalit ng sworn statement. Una nang tumanggi si Darlito pero bumalik umano ang mga pulis at sinabing utos ito ng regional head ng CIDG Region 8. Dito nagpasya si Darlito na humingi ng tulong kay Morelia dahil sa takot. Hello Arnold, maraming salamat sa inyong pakulay. Nagkakaso bigla itong si Guma. Yun na nga ang sinabi ko sa inyo, pagkakampi ka talaga sa War on Drugs ng previous admin, durog ka talaga. Ayon naman sa anak ni Darlito na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya, si Rimandaban at inalok ng pira. Kapalit ng sworn affidavit sa kanilang pagkikita ay nabanggit umanong si Gumis ang magbabayad ng pira. Hiningi pa umano ang Facebook profile ni Aida at ibinigay sa isang abogado para makontak sa pagsasagawa ng affidavit. Pinilit lang na ikunik si Guma dito sa reklamo nila. Ala Guma, mag-ingat ka. Kasi tinamaan talaga ho sila sa statement ni Richard Gumis. Si Happenings, tagaliti ako at ayaw na sana namin kay Richard kamag-anak siya ni Tamba Gumis, Romaldez. Kaso nung nadinig ko payag, sabi ko matik Richard na. O diba? Ano si Richard Gumis? Ganito kasi Jasmine Ventura, magandang gabi ho sa inyo. Yung statement kasi ni Guma, tinamaan talaga ang Quadcom nun. Sa akin nga lang, trending ako. Ilang views ba sa akin? Nasa almost kalahating milyon na eh. Yung views sa akin eh, 400,000 views sa akin. Ilan ba? Mga 400,000 views na nga yung in-upload ko. Yung sa akin pa lang yun. What more pa sa iba? Pinag-initan to ng Quadcom. Kasi may allowance mayan sila. Oh, ito po yung payag ni Guma dyan na talagang trending, hindi ko talaga yan ibinura. Kasi malaking tulong ho ito eh. Ito, oh. And lastly, with regards to the statement of Pidea, I think it is inaccurate for him to say that the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes, dito tinamaan talaga si Guma, kaya nagkaroon siya ngayon ng issue, guys. Ayan, doon talaga yun na yung iba. Yun na yung nakikita ko. Kasi pinilit lang siya, kinunik yan eh. Nabanggit daw yung pangalan, kumbaga siningit. Si Guma daw magbibigay ng pira. Oh, heto na tayo ngayon. Pag kumampi ka sa drug war ng Duterte, kasi ito yung tinatrabaho ngayon ng Marcos admin, gawang ka ng kasalanan para manahimik ka. Ang problema nga ho, kumalat naman yan sa social media. Sa akin, mga 400,000 views na yan. Eh. Sa iba pa kaya. Good luck na lang sa inyo, Guma. Tingnan na lang ho natin kung hanggat saan ang kademonyohan ng mga drug lord, mga poor addictos benedictos ngayon under Marcos admin. Buhay na buhay nga ho sila. Tingnan nyo. Sa kaisip sa mga Duterte, hindi nila inisip yung totoong nangyayari sa atin
lalo na sa kuna. Isipin mo, ang kapal ng mukha ng Quadcom, no, alam mo may parating na bagyo, nagpahiring pa talaga sila nung 22. Itong si Palaka, itong si Da Junior, na busy, nanonood, siyempre binabantayan yung performance ng mga, ano yan eh, mga kongresista. Nanonood sila, so nakatulog sila dito. Hindi nila alam, malakas pala yung bagyo. Patoplok nga, guys. Oh. Ngayon, tingnan mo. Yung video kanina, piniplay ko, nakaganon din siya. Mm. Pero nagulat ako, mayroong kumakalat na video sa social media. Yung conference pa rin niya, yung press briefing pa rin niya. Night Ribasque, salamat sa pakulay. Yung dulo, guys, sinabi na talaga niya, anong gagawin natin? Wala talaga siyang alam. Kaya nga naglagay ako ng caption dyan nga, basuko na kay Christine. Gulat siya ngayon. Wala pa siyang alam ngayon, anong gagawin sa Bicol? Ngayon, tumawid na yung bagyo ngayon, bagyong Christine, sa North. Pumunta na ng Quezon Province, dumaan na ng Cavite, Batangas. Hindi na niya alam. Hello kayo, kung sino, magandang gabi ako sa inyo. Ito, meron lang po akong ipipli ng mga video, mga kababayan ko, na paalala lang muna. Ito muna sa Bicol Region. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sinungaling! Okay. Ngayon, Bicol Region, punta tayo dito pababa. Quezon Province. Yan po yung Quezon Province, ha. Quezon Province naman, yan. Grabe na yan, guys. Yung ilog, apaw-apaw na, Wala nang mapagdaanan ng tubig, kasi walang flood control projects. Yung 5,500, budol yun. Ngayon, ha. Quezon Province po yan. Sariya, Quezon. Grabe, ho. Quezon Province, kamusta kayo? So, ito ngayon dito sa Cavite. Ay, Batangas pala. Batangas. Kanina, na-approve ko po yung Salimeri. Ito talaga sa Laurel, Batangas. Wala pa. Ang bilis po umangat ng tubig. Bilis talaga. Tingnan nyo po, ha. Tingnan nyo po, mga kababayan ko. Ito na, second try ito kay nanay. Wala na siguro kami. Hindi ko alam. Gusto kami dagang puti. Ako, magtatanong ako sa inyo, guys. No? Comment lang po kayo mamaya. Tanong ko lang sa inyo to. Oh my God. Ano na lang tayo? Full survey, ha? Ang piniplay. Comment tayo, ha? Comment tayo dito, guys. Survey lang tayo. Bago po tayo mag-ano. Sa ano yan, ha? Batangas yan? Yes or no lang din? Yes or no? Yes or no, ha? Baka po may makakapag-rescue sa amin dito, please. Malapit na po umangat yung tubig. Wala, ha? Kami sa Laurel po. Please, awa nyo na po. Ang bilis ng tubig. Yes or no? Dito po sa poblasyon. Ang tanong, ha, unang bisis nyo bang naranasan ang sobrang pagbaha sa inyong lugar? Ito. First time nyo bang? Ito na lang, first time na lang. Pareho lang. Unang bisis nyo bang naranasan ang sobrang pagbaha sa inyong lugar? Ito. Yes or no? Sige nga. Kasi, mga kababayan ko, nakakatakot na po itong pagbaha na ito. Nakaranas kayo ng pagbaha siguro, pero hindi ganito. Ito yung punto ko.
Ito yung punto ko dyan. Naranas ng pagba, natural may ba? Pero yung sobrang pagba, kagaya nito, na para bang katapusan na ng mundo, oh, katapusan na ng mundo, ayan oh. Eh, grabe to. Kasi siya, gulat na gulat sila dyan. Sa, ito, Limere, Batangas, merong nag-comment sa Limere, binaba daw talaga yung Limere, pero hindi ganyan. Umasok na sobrang baha. Oh, ito. Ay! Grabe, oh. Batangas, mataas na itong Batangas, oh. Pero, hayan, sa awa ng Panginoon, di nakaligtas. O, yan po yung naranasan po ngayon. Ang pagbaha, pakinggan lang po muna natin balitang ito. Hindi lang. Maraming lugar din sa Batangas ang Quezon ang nakararanas ngayon ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Christine. Sa Lemery, Batangas, umakyat ang isang pamilya sa bubong dahil sa lampastao na baha. May mga kasama pa silang mga bata at mga matatanda. Sa Calatagan, Batangas, kinailangan na rin gumamit ng payloader ng mga residente para makatawid sa rumaragasang baha. Tulong-tulong ang mga otoridad at residente roon para ilikas ang ilang stranded sa lugar. Sa Lopez, Quezon, inilikas na rin ang mga apektadong residente kasama sa nasagip ang ilang senior citizen, pati na ang alaga nilang aso. Mm-hmm. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Ilayang Kanda kung saan gumamit na ng mga truck ang mga otoridad sa paglikas sa mga residente. Binahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulang dala ng bagyong Christine. Sa Maypaho, Caloocan, umabot ang baha hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Mga apektadong pamilya inilikas dyan. Nalubog din sa baha ang Quezon City. Sa gitna naman ng baha, apat na sasakyan ang nagkarambola sa Araneta Avenue. Iiwas raw sana sa baha ang driver ng isang wing van pero naipit siya sa paparating naman na container truck. Isa pang trailer truck at dump truck ang nadamay sa aksidente. Okay. Ngayon, husgahan natin, mga kababayan ko, itong Marcos admin, pagdating po dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon na normal nang dumadating sa ating bansa. Meron kasi nagko-comment na bakit daw sinisisi natin si Bangag sa baha? Putsa, alam nga naman sinong sisihin ninyo, ako. Grabe ang haba ng rant niya doon sa in-upload ko na ano, na, ang tawag dyan, na video sa Limere. Ang haba ng rant niya. Alam mo, BBM supporters, ganun naman talaga, bulag. Alam nga naman sinong sisiyan, si Digong na naman. Kasi yung comment niya, si Digong yung sinisi niya. Kasi sa, hinahanap natin yung flood control projects. Oh, ito. Alam nyo, hindi namin kasalanan yan. Kasalanan yan ni Bangag. Dahil ibinida niya yung 5,500 flood control projects sa Suna. Natural, ibinida mo sa Suna, hahanapin niya ng taong bayan, ano kami, tanga? No? Siyempre, maki-question ka talaga. Maki-question ka. Akala ko ba mayroong 5,500 flood control projects? Nasaan yun? Bakit ganito ang pagba sobra-sobra? Maintindihan natin kung hindi ganyan ka ano ng baha. Pero yung iba nga, first time naranasan yung ganang klaseng pagbaha. Nakakatakot na nga ho ang baha ngayon. Sobra-sobra na eh. Simula lang naupo si Dayonyor, kalitsilitsi na talaga tayo. Gabi ka malas, no? O, nasaan ang 550 billion flood control projects? Kaya hinahanap namin yan. Kaya, hinahanapan namin si Bangag yung baha ngayon, masisisi talaga sa kanya. Kung hindi lang siya nagbida-bida, kung hindi lang siya nagyabang-yabang, mukhang wala ho kaming hahanapin sa puon ninyo at mumultuhin kayo habang buhay eh. Dahil sa flood control projects na yun. Nagbida-bida kayo eh.
Sinasabi ninyo, mayroong 5,500 control projects. Palakpakan pa mga buhaya. Di ba? Palakpakan pa kayo. Naalala ninyo, kumain kayo ng 20 million isang kainan. Tuwang-tuwa kayo. So ngayon, binahaho kayo, hindi na ninyo alam paano sagutin. Hindi nyo na kayang protektahan si Dayonyor. Dahil bagsak na yan. Malapit na yan lumubog. Lubog na nga ho tayong lahat sa baha. O ito, tingnan nyo lang po ang inyong puon. Kung nasa katinuan pa ba ito, ito yung kailangan talaga ng psychiatrist mga kabisla. O ito ha, ito yung pinaghugutan ko. Nangagbasuko na sa Bagyong Christine. Panoorin nyo po ito ha. Seconds lang to, 24 seconds. Yeah, well, we do the we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, ano nga gawin natin? Anong gagawin natin? Wala yung kanina, di ba? Anong gagawin natin sabay kamot? Ay, animal, hindi mo pa nga nasolusyonan sa Bicol? Meron pa, Quezon Province, may Batangas, may Cavite pa, pupunta pa sa North. Anong gagawin natin? Animal, ako alam kung gagawin natin. Mag-resign ka. Animal, no? Hindi yan na alam. Talagang pinapahirapan ito ng Bagyong Christine eh. Hirap na nga, hirap nga. Yung rubber boats na... Rubber boats? Yung rubber boats na in order sa Mindanao. Hindi pa nakarating. Ito na naman si Christine. Gago. Ah, tingnan mo. Hindi tama si Vice President Inday Sara, talaga walang alam ito. Sabi ni Butang Support Isabela, panortina. Anong gagawin natin? Puta, mag-resign. Mas maganda yung ano. Oh. Parang, alam mo, BBM, parang may plastic balloon ka sa loob ng bibig. Sabi ni Kaplasar, sabi nga ni Agba, naloko na, hinahanap na yung 1.4 billion. 1.4 billion a day. Hanapin ka talaga. Oh, inan mo. Ay, ito, hindi man ating kasalanan yan. Alangan naman sisihin nyo kami sa basya, sisihin natin. Siya man presidente, o ganito na lang. Total, hindi naman niya alam anong gagawin niya. Mag-resign ka. Habang maaga pa, kasi hindi na kaya ng next president, guys eh. Pag ito, magpapatuloy pa ito sa kanyang panunungkulan bilang isang presidente ng Pilipinas, abot ng ano, 6 na taon, abot 2028, kawawa ang susunod na presidente. Mahihirapan talaga. Hindi na kayang i-fix eh. Kasi back to zero na. Kaya ang kailangan talaga, BBM, wala ka namang alam, pakamot-kamot ka pa sa ulo, may alam to, pulburon nga lang. Oh. Anong gagawin natin? Mag-resign ka? Ano bang hinihintay mo? Kasi hindi na yan kaya, hindi na yan kaya ng susunod na presidente. Puta, ang bigat na ng tungkulin ng next president niyan, guys. Mas maganda, mas maaga, mag-resign na lang habang hindi pa ganun kalala. No? Sabi pa, English malayas na. Sabi ni Catalina, dami na lunod sa baha, sa Bohol. O tingnan mo, mayroon pa sa Bohol. Mm. Hello, Angel Time Traveler. Magandang gabi ho. Sa Teresa, kawawa ang susunod na presidente. Kawawa nga! Kawawa nga ho ang susunod na presidente. Kayang ano pa po, tangina. Oh. O sige nga, plina natin at your service. Yeah, well, we do the we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So tuliro siya dyan, wala sa sarili dyan, guys. Lutang siya dyan. No? Lutang siya dyan, pambihira. Mm. Lutang! Di niya alam, wala siyang isip, wala siyang estratehiya, wala siyang plano. Parang umupo lang siya dyan.
Umupo lang siya dyan ba na hindi niya alam anong gagawin niya? Dapat ba pag ikaw presidente, pag upo mo dyan, alam mo na yung i-discuss mo. Kasi presidente ka. Wala, wiwiwi, sabay sing hot. Nyor! Kamot-kamot na lang tayo, Nyor. Makalbo ka dyan, Nyor. Ang problema nito, ganito. Ang problema ni The Junior ngayon, paano mamigay ng ayuda? Ang ito ha? Kasi yung budget ng ayuda, nakukonsume naman na. Ginagastos naman nila yung ayuda. Mantakin mo, walang bagyo namigay ng ayuda? Mapakamot ka talaga sa ulo kasi inubos man, animal man talaga si Tambalustos. Ba't inubos yung ayuda? Wala pang bagyo, namigay na ng ayuda. Ngayon may bagyo, saan ka? Saan ka bubunot ng pangayuda? Mangutang ka na naman. Ibigay nyo na naman sa amin. Pasanin na naman ng maraming Pilipino. Walang alam. Sabi ni Maxi Vlog, kawawang presidente, walang alam. Lakas ng loob maging presidente. Binoto nyo pa. Wala presidente, kakakamot-kamot ka sa ulo. Hopeless ka. O ibig sabihin, wala kang alam talaga. Ba't ka kakamot sa ulo? Ano bang gagawin natin? Animal, mag-resign ka na lang. Ah, si Ismi, oh, napakomment, nagbinta ng gold, tapos walang pira. ito yung ano, sabi ni Maxi, binuto ko yan, Bisnak, very good. Nabudol ka. Now, ang point ko dito, guys, bakit ganyan siya? Hindi niya alam. Kamot siya sa ulo, tanggal buhok mo yan, makakalbo ka. Huwag kang magpakalbo, eh, hair follicle test pa namin kayo. Alam mo yung ano niya, yung galaw ng katawan niya. Wala siyang alam talaga. Guys, paano siya gumalaw? Yung kanyang mga, yung mga nguso niya, no? Yung pag-ganon-ganon niya, wala talaga siyang alam. Blanco to. Kung papel ito, malinis na papel. Malinis na papel, linis na linis. Blanco. Walang sagot, zero. This nuts, binabalakubak ang anit niya, kaya kamot ulo, may lisa pa. Matagal na. Na yung pagkamot mo kasi sa ulo, ibig sabihin, stress ka na. No? Na-stress ka na, kakamot ka sa ulo, wala kang alam, hindi mo alam anong gagawin mo. Kaya ngayon, hahanap ka na lang ng balakubak sa ulo, kakamot-kamot ka. Yan yung sign ng bubo. Tama ba? Yan yung sign ng ampaw, walang alam. Oh? Kung ano pa yan, kung sa eskwelahan pa yan, recitation, may recitation, tapos tinawag ka, wala kang alam, kamot ka sa ulo. Tama? Stress na ni Malo. Malinis daw na papel, blanco, may laman na pulburon. Ang alay mo pablito, ha? Malinis na papel, blanco. Blanco nga, may laman naman na pulburon. Asing hot yun. Hindi alam ng presidente ng Republika ng Pilipinas anong gagawin niya ngayon sa bagyong Christine. Delikado to, guys. Kawawa tayo dito. Yung bagyo, patawid na sa lugar nila sa norte. Mag-ingat kayo mga taga-norte, ha. Yung mga pa-north ba? Mag-ingat kayo. O, tingnan nyo, ha. Kagahapon pala, ito basahin nga muna natin yung sinabi ni Inday Sara. Ayan. Hindi ko kasalanan na we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong maging presidente ang nakaupo. So legit. Fact check. Hindi fake news, hindi gawa-gawa. Yung sinabi ni Inday Sara, hindi paninira. Dahil totoong walang alam talaga si Da Junior, hindi marunong maging presidente. So ngayon nyo ibabas si Vice President Inday Sara.
Ngayon nyo sirain. Ngayon nyo siraan. Tumatama si Inday. Alam mo, Inday, bilib ako kay Inday Sara kasi tinulungan siya ng bagyong Christine. Mantakin nyo, ha? Sa Kongreso, walang kakampi si Inday Sara, no? Pinagtulungan. Sa Senado, pinagtulungan. Magabiniti ni Day Junior, pinagtulungan. Pero pumalag si Inday Sara. Pero tingnan mo naman yung sino ang backup ni Inday Sara. Sino yung backup ni Inday Sara? Kalikasan. Kalikasan talaga. Nagagalit na siguro ang Panginoon sa atin. Kasi nga kayo, ang bububo pa ninyo at hindi pa rin kayo naniniwala sa mga nangyayari ngayon. O ito, kalikasan, magising kayo. Si Bagyong Christine ang kakampi ni Vice President Inday Sara at nagpatutuo talaga na walang alam, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ito pakamot-kamot, gagi, oh. Eh, gaba na ba to? Huwag naman sana kami, Day, madamay, Day. Emong kalikasan, galit na galit pa rin hanggang ngayon. Oh. Alam niyo po itong si ano, si Vice, ano bang ano ni Kukak? Vice Admiral Kukak? Kahit bagyo pala, kagahapon, patawa-tawa pa rin sila. Oh. Tignan niyo, ha? Ayan, oh. Patawa-tawa pa rin sila. Pasaludo-saludo ba? Tanggalin natin ngayon, Day Sara. Patawa-tawa yung first family dyan. Kasi nga, I think, anniversary nga pala ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. Kagahapon ba to? Nandun si Vice Admiral Kukak. Ang problema yan, Vice Admiral Kukak, yung uniform sayang lan. Hindi ka man, ano, hindi ka man tumulong. Pero edited yung ano, picture, ha? Edited yung picture na slim siya dyan. Edited yan. Edited yan. Ito talaga yung tunay na katawan niya. Nang nakarinig po siya ng pangalang Vice President Inday Sara, sabay takbo. Sabay takbo. Parang gusto niyang, ito. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos. Nahinga namin ng komento, MVP Sara. Sabay takbo, ano ba, no? Ipagdasal natin ang Pilipinas. Munta, pagdasal talaga natin ang Pilipinas. Sabay karibas ng takbo, si Palaka. Ninanong man tungkol ang sinabi ni Inday Sara, walang alam. Ha, si Day Junior pagiging presidente. Ayan, sabay takbo. Dalawang bisis na to, guys. Dalawang bisis ng pagtakbo ni Palaka. Dahil nung nakaraan din, nung galit na galit si Inday Sara, sabay takbo siya. Ngayon, sabay takbo talaga rin siya. Takot na takot kay Inday. Takot na takot kay Inday. Kasi nga, sila, sabi ni Inday, talo na kayo. Sobrang talo na kayo. Muntakin mo, pinagtulungan nyo si Inday. Pero ang kakampi ni Inday, nasa taas, nasa langit. Itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, panigurado. Hindi na makatulog si Day Junior dito kasi hindi niya alam anong gagawin niya. Alam mo sinong magre-react nito? Lahat ng mga tinamaan ng baha, bagyo. Panigurado, zero si Day Junior. Walang, hindi nila ibubuto. Kung ikaw taga Bicol, hindi nakatulong itong Marcos admin, pinabayaan kayo until now. Wala pang rubber boots. Hindi mo talaga ibuboto. Kaya mga taga Batangas, Jesus ko, Ginoo. Ito yung mukha ng bagong Pilipinas. Isa pa, guys. Medyo mabilisan lang live tayo ngayon, mga kabisdak. Kasi may, alam mo naman, bagyo. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos. Nahinga namin ng komento, MVP Sara. Takbo pala ka! Ipagdasal natin ang Pilipinas. Takbo pala ka!
Yan si Inday Sara, tatanungin ka tungkol kay Inday. Ating advice, Admiral Kukak. Oh, ito, sabi ni Palaka. Sabi ni Palaka dyan, oh. Oh, bilat daw ninyo. Bilat daw. Vice Admiral yan, ha. Di man lumusob sa baha. Ba't siya tumakbo? Takot kay Inday. Palakang palaka, no? Bilat daw ninyo. Okay, anyway, maraming salamat po. See you po muli. Bukas tayo, mga kabisdak. Alauna yung media. Sabi ni Renato, siguro nakaigit pa si Kukak. Kaigit? Nakaigit parang ganito. Nasaan ba yung trending niya na lakad? Ah, ito, oh. Mabuhay ang mga palaka. Kaya po mga kababayan ko, ako po ano ha, ito lang ha. Maging mapagmatsyag po tayo ngayon kasi nga itong balitang ito na mayroong drug din sa loob ng Malacañang complex. Hindi talaga yung biro. Isang mabigat na usapin yan. Na pag pinalampaso natin ito. Hello Ma'am GGR, maraming salamat sa pahabol. Ma'am GGR, patapos na kami ma'am. Pag pinalampas po ng sambay ng Pilipino ho ito, magdesisyon tayo sa buhay natin kung saan ba talaga tayo, ano ba talaga ang gusto natin mangyari. Dahil ang pinag-uusapan po dito guys, pinagbabawal na pulburon. Isipin mo, may drug din sa loob, may drug din sa labas. So lumalabas, yung supplier ng drug din sa labas ay galing sa drug din sa loob ng Malacañang. Hindi natatakot. Pagpabayaan natin to guys, magiging ganito tayong lahat. Ito o, oh, amo o. Ano? Bakit? Todo na yan, ano? Tabing nila yung panga, o. Oh. Iba na. Iba na yan. Delikado na. Alam mo, ang tatapang na nila ngayon eh. Galit ka. Oh, tatapang na sila. Alam nila may kakampi sila eh. Alam nila may kakampi sila eh. Ganun katindi. Huwag na patulan. O, tingnan mo. Ito, personal ko po itong ano, ikwento ko sa inyo. Meron akong pulis na kausap. Kanina lang, ayaw ko nang banggitin ang pangalan. Medyo mataas ang katungkulan niya sa PNP. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan. Kasi siyempre, banggitin mong pangalan pag inidan. Siya po mismo, alam niya ang pagkatao ni Da Junior. Alam niya talaga, natatawa na lang siya. Nung pinag-uusapan namin kanina, pagkatao ni Da Junior. Kaya sabi ko, yung ginagawa natin sa Bisdak Pilipinas, mga political vloggers, information dissemination, no, hindi natin tinigilan itong issue sa pulboro ni Da Junior. Tama ho ito. Dahil mismong kapulisan alam nila. Siguro, ang ano na lang natin dito mga tao. Mga tao, ano ba talaga ang gusto ninyo sa bayan natin? Alam na ho ninyo, wag na po tayo magbungol-bungulan, magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Alam nating lahat. Ang problema nito kasi, hindi pa rin sila naniniwala. Yung mga, alam ko, majority of the Filipino people, alam ninyo ang pagkatao ni Da Junior. Kaya sabi ko nga sa inyo, magkakampi tayo kung para kayo sa bayan. Kasi magugulat kayo. Bakit nagmisto lang, nagiging protector na lang ho, na ho tayo ng mga durugista. Yung sinabi ni BBM, ano ang gagawin natin? Hindi po yan ordinaryong statement ng isang leader ng bansa. First time ko po yan narinig sa isang presidente na nagtatanong, wala siyang alam. Si Tatay Digong, mayroong planning
Si Tatay Digong siguro bago humarap sa Talk to the People ni Tatay ng ni Tatay Digong almost gabi-gabi, a weekly. Nakahanda na siya ng gagawin niya. Pero ito, puta, pag-isipan niyo po ang buhay nating maraming Pilipino. Kaya ako, hindi ko po yan aalis. Marcos resign yung sa baba ninyo. Marcos resign. Hanggat isang araw na lang siya sa termino niya, isisigaw ko pa rin, Marcos resign. Kasi, pag ayaw niyo sumama sa amin, oh, magiging ganito tayong lahat, payag kayo? Pasok niyo! Oh. Kung ikaw ang magiging pangulo ng ating bansa, ano ang una mong gagawing proyekto? Ibebenta ko Pilipinas. O, oh, ayan na! Magiging ganyan tayo, animal! Sabi ni, bakit nagpresidente? Gusto lang ng titulo. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.